Ang galing niya lumapit sa mga tao, ang galing niya lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo, tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa peso, sino tinutulungan ninyo? Mga may init na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na ano? Na para sa bayan naman, puro sarili. Pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan. Yung may hirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manileño, eh sino pa nga ba, kundi si Batang Maynila Toits. Hindi galing sa akin lahat yun. Galing sa akin, Senator Alan. Nandun ako para talaga bigyang linaw yung pagpapatayo ng new Senate building. But anong nangyari? He ended up calling me names during the meeting. Kung baka nga, hindi ka naman pwedeng manahimik na lang kapag gano'n ay ginagawa. Oo naman. Talaga hindi, di ba? Uulitin ko, hindi lang naman ako yung magkakaroon ng ano eh. Hindi lang naman ako yung nasaktan, di ba? Yung pamilya ko, kasi dun sa ginawa niya name calling, kayo, yung members of media na na meron siyang allegations na feed ko sa inyo yung mga tanong tuwing ini-interview niyo ako during that period. So, kumbaga, marami siyang gustong sirain. Or even yung resource persons natin from DPWH, di ba? Tuwing doon din mga pronouncements siya na parang may conclusion na siya of irregularity eh. Tapos tuwing mag-explain yung taga-DPWH, hindi na niya kinakut off na niya. At makikita niyo doon sa transcript na napakalinaw na si DPWH was not given time to explain their side, but they were just there to validate yung point ni Senator Alan. Eh, diba, akala ko ba gusto niyang malaman yung mga detalye about the building? But apparently, during the hearing, ang naging takwa is, ito yung conclusion niya. Dapat lahat ang sasabihin niyo supports that conclusion. Eh, hindi naman, I think, hindi naman ganun yung supposed to be na mangyari doon sa hearing. I'm just to be clear. Sabi niyo yung violation ni Senator Alan based sa ethics complaint niyo, hindi lang yung name calling. So what else yung violation? Yung name calling, and then yung allegation niya, yung binato niya sa akin na I've been feeding the media questions during my radio interviews. Tapos yung the way yung treatment niya din sa mga resource persons na during the magtutuloy yung hearing ni Senator Alan on the new Senate building this coming Wednesday. Will you be still in attending po? Kung invited pa din ako, I don't know kung babawiin niya. Because diba, I'm not a member of the committee, but may open invitation naman siya during the hearing. So, magpapakita pa rin tayo dun sa hearing. We will monitor, and then pag nakita ko na meron na naman siyang maling statements, we'll see. Baka I will attend again. Di ba kayo nag-worry ba? Baka mag-round yung sagutan if bumaba ka kayo ulit at sagutan? I guess, hindi na ako yung, ano, that is beyond my control. I am there to attend the hearing, to street. Yung, kasi di ba, parang yung mga data na binabato niya, so I'm just there to tell the truth about the building. Where is SP in all of these things? May naramdaman na ba natin yung kanyang intervention or presence? Sana amicably settled itong issue. Actually, personally, hindi pa niya ako na kinakausap. But welcome din yung statement niya na parang sinabi niya na tao lang naman din kami. Diba? So,
I guess naiintindihan niya yung... Tapos naiintindihan niya na since tao lang ako na nasasaktan. Kaya may basis itong pag-fight ko lang. Walang nag-attend from last Wednesday at today para mag-usap? Wala eh. Walang ganung ano na kunyari text na para relax muna or usap tayo, how do we fix this? Because yun na, at the end of the day, we're a collegial body. Walang pang ganun as of today. Na sana meron para ma... I mean, kasi the Senate as an institution nung naka-expose, parang we're washing their dinner. Yeah, well, isa din na, because at the end of the day, may damage din sa institution, di ba? And dapat ayusin yung how do we fix that damage. Apologize? Tingnan natin. Depende kung ano yung explanation dun sa apology. Kasi di ba minsan may mga apology na I apologize, but ito yung hindi kasama dun sa apology. But as of now, ang basis sa mga nangyari, ano po yung nakikita niyo possible? Suspension po ba kapag ganitong ethics? Hindi ko, I'm not familiar, but you know, bahala sa si majority guard leader Talentino to decide on that. But in the course of hearing the act the ethics committee, paano magpag-arap nilad kayo ng ethics committee, Senator Alan, pwede po kayo magharap ang motion? Oo naman, hindi ko sino at the end of the day, hindi naman talaga kami pwede mag-iwasan, di ba? When we go back ng July 22, magkikita kami, wala kami choice kundi magkita pare-pareho when the session opens on July 22. So, pwede mo pa-expound lang. Ano ba? Kinausap mo kayo ni Senator Pin prior to the hearing para mag-usap ni Senator Alan? Hindi. I approach Senator Pin. Ano pa? Anong nagkaroon ng takeover? Anong nagkaroon ng changes sa leadership? I approach Sen. Pin. So, parang pinakiusapan ko siya na kung baka pwede na tayong tatlo yung mag-usap to explain the history of the building. And then what happened? Nangyari po ba yun? Hindi siya nangyari. Bakit po? Sinong... Did you tell Senator Alan na mag-usap? Hindi. Parang si Sen. Ping yung mag-schedule. Kasi di ba parang, alam naman natin na meron kaming issues ni Senator Alan kay Tano. Na in a way, siguro yun din kaya ako nilapitan si Sen. Ping. At least, siya yung magiging level-headed pag nagkita kami or pag may mga issues na hindi kami pagkakasundoan during that meeting. At least merong isang Senator Ping Lacson na magbinibigin sa aming nagawa. Pero hindi natuloy pa? Hindi siya natuloy. Hindi nakapag-sket. Pero ang alam ko, nag-text si Sen. Ping kay Jennifer Allen. And parang, hindi ko alam eh, kung ano nangyari. I can't, but you know, at the end of the day, nagkaroon ng hearing without that meeting. Kaya, andito na tayo sa ganitong sitwasyon na. Ma'am, nakausap niyo po yung mga anak ninyo at napanood ba nila? Ano yung take nila? I don't think na panood nila. So, parang ngayon pa lang inunahaw ko na ni-respect mo. Alam mo, after the 2015, in a way, ayun ko, baka ano na rin nila, defense mechanism na ay na parang magpanood ng yes, oh, na parang nagkaroon ng detachment from politics. So, hindi napag-discuss pa ito sa bahay at hindi pa, pero siguro after this, at least may explain ko na sa kanila yung nangyari and ano yung steps na ginawa natin to correct that unfortunate incident. Kasi baka mamaya sa school, di ba yung iba? Yung mga anak natin mo, hindi na nanonood, yung mga paklase. Yes. Yes. And talagang, nung 2015 talagang na-bully na todo-todo yung mga bata. Kasi di ba, close kasi kami. So yung mga anak ng kapatid ko, parang anak ko na din yon. So, I guess during that time, talagang
we had to close ranks kasi nga nabubuli na yung mga bata. Fair yung hearing ni ano. But I don't know kung sakop siya nung committee ni Senator Robin itong issue ng Senate Bill. Or sino po yung vice chair ng committee na pwede baka siya yung mag-hear? Hindi ko alam kasi yung vice chair, but remember yung hearing is not about finding fault, di ba? It's about finishing the building, and as chairperson of the committee on accounts, it's his responsibility kung anong direksyon yung gagawin niya para matapos yung building. Bakit isa pa, wala bang concern sa part ninyo na nadadivert yung issue from the issue of the Senate building sa away po ninyo ni Senator Lacson? Sa akin, I agree with the statement of Senator Lacson na parang, you know, at the end of the day, what's supposed to be a legacy and iconic project, and nabahira na siya ng pali, diba? Kasi nga, the way nilabi na to yung mga numero, diba? Parang yung shock factor. Kung napag-usapan sana namin, mas maliliwanagan sa kanya kung ano ba yung tamang dunyo. Pero, ma'am, wala rin ba kayo nakitang problema sa DPWH? Kasi dun sa kanilang presentation, parang merong problema based dun sa hearing. And then, sabi ni Senate President Cheese nung weekend, nung humihingi ng documents kasi sa DPWH, pinapaikutan, hindi nagbibigay ng documents. Kaya, Senator Allen, deemed it necessary na magkaroon ng hearing para maisabi na yung mga documents. Well, when dun sa point na hindi daw nagsasabit yung DPWH, parang una-una babalikan ko ulit yung statement. Nangyayari na ba na pinatawag ni Senator Allen as chairperson of the committee yung mga taga-DPWH, yung members ng SCT for a meeting in his office, or kahit i-introduce man lang na yung kung sino ba yung mga katrabaho niya, I don't think na nagkaroon ng ganung pag-usap. And babalikan ko yung mga documents as chairperson of the committee. Pupunta na lang siya dun sa site. And nandun lahat ng mga documents na pwede niyang So, kasi ito, for the record, yung staff ko na pauwi-ulit ng sinasabi na nakausap nito. 1 hour lang yung briefing na ginawa sa kanya. And remember, this is a complex structure. Yun nga eh. This is not one building, ha? This is 4 buildings. Tapos sa gitna, meron din siyang building na up to the 6th floor that connects the 4 buildings. So, it's not a simple one structure. So, how can you grasp the whole project kung 1 hour lang yung binigay ng panahon dun sa staff ko para i-explain sa kanya yung building? Ma'am, sinabi niya may 15 months na nag-stay yung W. Ano po yung explanation? Kasi nga, yung wala po dito or sa hearing ko dapat ilabas yung sagot ko dun sa inakita niyang document. But, ano yan, there's chain of letters yung sumulat si DP, ano yung naging sagot. So, lahat yan may document. Figura, at the proper time, I will present those documents. Justified yung 15 months na sinasabi niya. Hindi kasi yung statement na yun, their funding requirement lang yung hinihingi nila for that, which we did naman. Naglagay tayo sa na part ka ng mga yung 7. What if yung mga ibang elder, hindi ba elder, it's veteran senator would reach or would parang ano kayong dalawa? Sa akin, di ba, yung ethics complaint naman is separate. I guess yun yung natutunan ko kila
Senators Gilles Pisoto, kay Sen. Gregson, nag-reminis bigla. Nung umasa pa siya ako ng 2013, sila yung naging ano, parang mentor ko pagpasok. And lagi nilang sinasabi na parang, you know, at the end of the day, dapat we should always protect the institution, di ba? But sa akin, if that will, ano ba, lessen the tension as an institution, kaya ko naman makipagtrabaho kay Senator Alan. But, dapat, well, connect dun sa kinay natin. Whether may mga bills siya na sa tingin naman natin, eh, dapat supportan. I'm more than willing to support that. Ma'am, would you be, do you think it's better if Senate President Escudero will meddle and say ceasefire? Ayaw ko pang papunalan si Senate President Escudero. It's his decision, it's his call. Pero pala po nakausap doon sa Solid 7, so sa 6-1, about this? Kagang 6-1. Hindi kami nag-concentrate doon sa... narinig ko din na mas patuloy yung statement ni Senator Garcia niya. And we welcome that statement kasi in a way, parang on his part, he's trying to, tone down the tension. Di ba yung 10 billion na apparently yung dahil ni Senator Ming, hindi daw masali yung politics noon. Tapos yung 10 billion, ito na yung parang uniform na standard ng design. Tama po ba yun? Hindi ko din niya alam din kasi siguro sa hearing niya, baka magandang i-establish yung ano ba yung gusto na mangyari sa hearing. Pero can we say na yung 10 billion sa phase 3 galing sa proposal ng DPWH? If I remember it correctly, di ba parang may letter sila 7 nga lang yung dito? Di ba 7 nga? So, pinakita ng sila. Ma'am, sa ethics complaint, iba-iba yung level kasi ng penalty kung mapatunayan guilty. Pero yun sa inyo, ano yung ultimate goal? Kaya ko pangunahan si Senator Dalitino. As chairperson, ayaw kong diktahan siya. But I am sure he's a lawyer, he's a fair person, and umaasa tayo na he will conduct a very fair hearing pagdating dun sa ethics complaint. Pero kung mag-apologize si Senator Allen dun sa mga sinabi niya, like, do this, actually, depende dun sa apology. Depende. Kasi tsaka, parang for me, hindi lang din sa akin siya kailangan mag-apologize. Remember, meron siyang allegation na nag-feed ako ng mga tanong. So, yun din, mukhang kailangan niya mag-apologize dun sa mga tao. And kung naniniwala siya talaga na may katotohanan yung statement niya, eh magandang ilabas na yung ebidensya niya to prove na talaga nag-feed ako ng questions. Fail ba na isipin pinaulit-ulit na nagdidikit yung pangalan mo doon sa 852 days na delay ng protracted. Anong may kasama? Yun nga din yung isang nakakalungkot na part. Kasi di ba, ayaw niyang malaman yung dahilan doon sa 852 days. Tama ba yung number, ma? Tama yung number. Hindi ko din nga alam kung tama yung number na because remember sa construction industry, may way din sila of computing yung delay. I think yung term is slippage. So, hindi naman din yung natanong niya. Yun yung sa construction, mas yun yung ginagamit nilang term yung slippage or the lighting the number of days. Okay. Simple lang naman to eh. Isa lang pinag-uusapan natin dito. Magkano talaga ang Senate building? Dapat ba talaga natin gastusin ang 23 billion or more? We started this investigation, this review, na wala tayong sinasabing may anomalya, wala tayong sinasabing may irregularity. Simple lang, 23 billion kasama yung sa lupa masyadong mahal. What did Senator Binay do? She started going around, nagmamamarites, nagkakalat ng kalat ng kung ano-anong chismis, at kasama sa official chismis na kinakalat, is that mali yung numbers namin.
She can correct it anytime. And let me address this to her now. Senator Nancy, linawin na lang natin tong lahat. Mahinahon, sa tama, napaka-busy ng ating bansa, napakaraming problema. Magkano ba talaga ang Senate building? Of course, kasama lupa. Kasi DPWH mismo ang nagsabing, hindi pa nila malaman hanggang magkano aabutin. DPWH mismo nagsabi, hindi pa tapos lahat ng plano. DPWH mismo nagsabi na 21.7 billion so far. And Senate Finance na nagsabing mahigit 1 billion yung lupa, so 23B. So eyes on the ball tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat eh. Alam niya namang walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Nagsasalita pa, chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na, tapos mag-walk out ka in that manner. Even si Senator Miriam, hindi ganun mag-walk out. Diba? Meron siyang pasubali sa chairman o whatever. Pero anong mangyayari kung kakasuhan ko rin siya sa ethics, diba? Although that's always an option, papasok ako doon sa ginugulo lang niya. Balik tayo sa issue. Bakit 663 million sa landscaping alone? Diba? Bakit mahigit 2 billion sa broadcast at saka sa IT at security? So, wala pa kaming tinuturo dito. So, hindi ko talaga alam bakit ganyan siya mag-react. No? So, if she wants a mahinahon na usapan, so, Senator Nancy, you're welcome sa next hearing. If you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. Pero yung guguluhin mo yung hearing, I won't take that sitting down. Diba? I won't take that sitting down. Part of me regrets what happened. Part of me regrets na parang pareho tayong senador, hindi ba natin pwedeng ayusin to? Diba? Nakita nyo ba the next day, pati yung sinabi kong Senado to, hindi to palengke, pati yun ginawang issue. But may nakita ka na bang palengke na 24 na nakabarong ang nagbebenta, na bago magsalita yung sa palengke, isa-isa magsasabi ng, Mr. Chairman, pwede ba ako magsalita? Ang aming galunggong, ganito na ang presyo. Ang palengke, kaya nga masarap puntahan, sabay-sabay nagsasalita, pare-pareho binibenta, yung iba-iba, may mga suki ka, kaya nga ganun yung palengke, di ba? Pero pati yun gustong gawin issue, bakit? Di ba? Gusto niya gawing issue yon kasi gusto nga niya mawala ang focus natin, which is magkano ba talaga yung building, kailan ito matatapos, at tama ba yung paggastos natin ng pera dyan. So, foremost, ako, I will focus on that. So, thank you for asking me. And I think, you know, I leave it to the people to see through yung shenanigans o etong paggagawa ni Senator Nancy. But I don't regret exposing na nagmamarites siya. Kasi yun talaga ginagawa niya. Ikot ng ikot, sa interview, sinasabi na mali yung numbers, wala. Senator Nancy, ang nagbigay sa akin numbers, staff mo. Kinonfirm ng Senate Finance yung numbers. Tatanungin mo ang DPWH para magkamali sila na 23 kasi 21.7. Kaya kung nga nasabing buang na, kasi nga, parang nagising ako sa mundong ito na sinabi ng DPWH, 16 billion, malayo sa 23. Nag-sorry sila, ikaw pababawi mo yung sorry kasi 21.7 billion. So, parang sa kanya, walang difference ang 23, 21, 16 billion. Pera ng bayan yan. Ako nagsimula ako sa politika, 100,000, 200,000, 1 million, hinahanap ng tao, anong ginawa mo sa perang yan? Tapos ngayon, billion-billion ang pinag-uusapan natin, parang nabuang na yung mundo na baliwala to. Diba? That's why nga, ganun yung usok ng damdaming ko, na parang ganda-ganda ng takbo ng hearing, nagkakaunawaan, naglumalabas dito kung ano yung talagang numbers. Wala pa tayong sinasabing anomalya. Oh, pero bakit ganun ang reaction mo? Ba't ka galit na galit? Diba? Bakit mo talagang nililihis? Don't discredit this inquiry. Kahit sinong gumawa ng inquiry na to, it's clear to me, i-discredit ni Senator Nancy. But I don't know kung ano nandyan. So wait for the next hearing. She's welcome. I'll give her time. But sumunod tayo pare-pareho sa tamang decorum. Pero dadating ka doon, patapos na hearing, magsisigaw ka doon, uunahan mo ko, makikipag-debate ka sa chair, tapos mag-walk out ka.
diba? Guguluhin mo lang. Oh. Eh, yun ang kanyang intensyon eh, na ang maging news kami, imbis na yung news, yung building. So, mag-file ka ng ethics ngayon, pero ang sagot ko pa rin sa'yo, eyes on the ball, Senator Nancy. Ito ba yung sinasabi ni President Erap? Hindi ko naiintindihan yun, yung joke na landscape victory. Eh baka ito na yun, kasi 663 million sa landscaping alone, eh landscape victory pala talaga to, kung natuloy ito. Pero para kanino? Hindi to victory para sa tao. Diba? So, that's my reaction. So, tinawag niyo rin siyang buang at yung Marites. May we get your reaction? Lahat po kayo nasa Senado, ilang beses po nagkasagutan. Tignan niyo yung records ko, ano-ano nga tinawag sa akin. Diba? And I'm tempted to explain to you what I meant. But if I explain to you what I meant, de, sumunod lang ako sa kanyang ano, sa kanyang gusto na ang maging issue ako o kaming dalawa. Hindi yun ang issue. Ang issue yung 23 billion. Ano ba mas importante sa tao? Kung anong tingin ni Nancy sa akin at anong tingin ko sa kanya? Or kung ano talaga ang nangyayari dyan sa building? That's precisely what she's trying to do, to drive the attention to that. Oh, so nasa ethics na. Oh, so then let's deal with it. When we get there, I will explain. Pero for right now, di ba, I'll ask Senator Nancy, oh, 15 months na sa mesa mo yung 7.2 billion hindi gumalaw sa mesa mo. DPWH mismo nagsasabi, wala pang amount. Oh, yung abogado mo, isang weekend lang, kaya nilang gawin yung ethics complaint. Pero isang taon at tatlong buwan, hindi nyo kayang tignan kung magkano yung ginagastos na para sa building. So ako, ibabalik ko sa issue. Gusto niyang dalhin dun yung issue. Sige, di sa tamang panahon, pag nandun na sa ethics, pero wala pa tayo dun eh. Nandito tayo ngayon sa building. So ba't naman ako papayag na ilihis niya yung issue? Diba? At ano ba mas importante sa atin lahat? I'm addressing this not to you sa media, but sa mamamayan. I think what's more important is this money. This could be used for classrooms, for clinics, diba? We can have a beautiful Senate na we don't overspend, diba? So, sabi niya rin kanina, yung 2015 parang bumabalik daw yung nangyari daw. Sino ba nagbabalik nun siya? Tapos pinapalabas niya, politika yon. Hindi ba napatunayan naman yon? Oh. Siya magsasabi, tapos pag lumabas sa TV, yung pagbalik sa 2015, ako masisisi. I-review niyo lahat. Siya nagsasabi nun eh. Eh nga, kaya ko nga sinabing Marites eh, di ba? Oh, di ba sa NBI, si Alice Go, tinasabi nung NBI, yung fingerprint, yun din pala si Alice, yung si ano, si Guo, Hua Ping. Tinawagan ko rin yung NBI eh. Yung fingerprint ni Marites Binay at ni Lourdes Binay, siya din yun eh. Siya din yun. Napatunayan lang niya sa pagpa-file niya ng ano, ng ethics complaint na nagmamarites talaga kung ano-anong kinakalat tungkol sa ano. If she really wants to help, make a memo, submit. Kung gusto niya mag-attend siya bilang resource person, hindi bilang senador, siya ang magbigay ng ano. O kung gusto niya, sabihin niya, oh sige, Senator Alan ha, ipila natin dyan yung mga involved, ako muna magtatanong, eto numero ko. Pagkatapos ko, ikaw magtanong. Lahat yun mapag-uusapan. Pero yung mga pinapadala niyang tao, whether formally o hindi, sana mag-usap na lang kayong dalawa. So, paano namin pag-uusapan 23 billion? Kayo ba maniniwala pag nag-close door kami? Tapos lalabas kami? Oh. Maniniwala kayo sa laki ng amount na yan? Na papayag kayo na kami na lang dalawa mag-usap o kaming tatlo ni SP or with Senate President Subiri? O, kung kaming dalawa mag-uusap, tapos lalabas ako, alam nyo ba hindi na konsulta ang Senado? Di magkakalat na naman siya ng ibang chismis. Eh, eto ang project manager na nagsabi. Saan kayo nakakita ng project manager? Saan kayo nakakita ng project? Yung gagamit ng building, hindi na konsulta. O, dalawang taon na siya dun eh. Diba, nakailan variation order yon? Yung isang variation, yung isang RDAED, yung revised detailed architectural and engineering design, magpo 4 years na hindi pa approved. So for me, that's the issue. Now, if people don't like my style or my mali, etc., so let's deal with that later on. Tao din lang naman ako eh. I'm not saying it's perfect, diba? I'm not always happy with what comes out of my mouth. But I'll tell you, it's authentic. Yun na, yung nasa puso ko eh. Talagang nasa puso ko nung nangyari yun eh. Nanabuang na ba yung mundong, ganito na ba yung mundo natin? Na billion-billion ang pinag-uusapan. And then ang gagawin natin argument sa harap ng media, 21.7 ba o 23? Na nandun naman yung lupa. Hindi yun yung issue eh.
yung issue, sinabi kasi ng DPWH 16 lang. Tapos sabi nila malayo sa 23, di ba? So ako gusto ko ilabas yung tamang issue, tamang pondo. Kasi pag hindi mo nilabas yung tamang pondo, we will not get to a conclusion kailan matatapos to at magkano ba to. Sir, tinanong din namin ito pa yung Senator Nancy. Yes. Open ba kayo, sir, na magpatawaran na lang mag-usap? Ganyan sa isang legislative body. Nakita niyo yung masasakit na nangyari sa akin sa Kongreso, nangyari din sa akin sa Senado nung panahon ni Senator Villarreal, nangyari din sa CA yan. Pero it's part of work. After that, no more problem, di ba? Pero mag-ayos tayo. Tayo na, hindi ikaw. Mag-ayos tayo. At paano tayo magkakaayos, Senator Nancy? Simple lang, stick to the issue. Himayin natin yung 23 billion na yan, o kung tingin mo 21.7, himayin natin, mahinahon tayo, sundin natin yung tamang rules, at ilabas natin ang tama, then mag-desisyon tayo. Paano matatapos ang building at ano yung tamang presyo ng building. Pero yung pasad na yan na 1.6 billion, yung broadcast system at saka security system na pag pinagsama mo 2 billion, yung garden o landscape na 663 million, hindi pwede sa akin yan. Sa akin napunta eh. Buti kung hindi sa akin napunta eh. Kung hindi sa akin napunta, de, isa lang ako sa 24 na boboto. Pero sa akin napunta, ire-recommend ko talaga sa 24 na ayusin natin yung tamang pondong na. Then other issues na po, sure. Regarding po sa recent design kanina yung reciprocal access agreement, how beneficial po yun? Sa Japan? Opo, Japan. Yes, sir. It's tricky. I'll tell you muna sa benefit, no? Dahil mapagpatawad at tunay na pagpapatawad kasi nakakalimot eh, di ba? In the Bible, God says when He forgives, He forgets, di ba? So, kung makikita nyo, ang Korea at China, sensitive pa with anything military sa Japan. Pero tayo, tunay na mga kapatid, tunay na magkapatid ng tingin ng Pilipinas sa Japan, the Japanese help us with our infrastructure. So, in a sense, sa positive, syempre, we need all the help we can get. However, you can expect reactions talaga once na papasok sa military o semi-military. So, mapag-uusapan naman to sa Senate pa rin. So, it's good to have allies. The question is, saan mo gagamitin yung cooperation na yan? Because you don't want there to be more problems than solutions. So, I haven't seen yung laman. But of course, I thank the government of Japan na parami ng parami, palaki ng palaki yung area saan yung cooperation. So katulad ngayon, hindi ganun kataas ang turistang Chino o Chinese sa atin. And talagang for every 2 or 3 tourists, isang trabaho ang nakrecreate sa Pilipinas. Tumaas ng konti ang ating unemployment. So if the Japanese and Koreans who have done it before can help us by helping us have more tourists here, those are forms of help na wala sa agreement. So, bottom line, I think it's a positive step. Kailangan lang natin tignan at himayin kasi there's going to be a little bit of ano diyan, of a controversy diyan. It really depends. Senator Aimee has been outspoken about how the country should deal with the West Philippine Sea. So, it depends kung iseschedule niya at it depends din sa lalim ng mga tanong niya. No? And we usually support the chair sa decision niya. No? But we'd like to thank the Japanese government, no, na parami ng parami ang areas where may cooperation tayo. Sir, the National Quest Pop Challenge na hindi tayo kayo. May names daw yung 10 radio station. Okay. Kung sasagutin ko yan on the merits, na may sagot ako dyan, kasi tandaan natin, halos nagsisigawang kaming dalawa. Kaya kung hindi tama yung paglabas nung ibig ko sabihin. Pero kung sasagutin ko on the merit at kwento ko yan, pupunta na naman tayo dyan. Na dyan gusto nga punta ni Senator Nancy. Sana manawagan din yung NPC kay Senator Nancy na ilabas ang mga tamang numero at tutukan ito. Kasi pwedeng NPC can have both. They can have investigation where Senator Nancy is cooperative as former chair, where she's held accountable for the good or bad that she's done during her time. And then you hold me accountable later on. Diba? So, eto namang issues, hindi naman nawawala ng issue sa politiko, hindi rin nawawala ng issue sa politika, but look at my track record.
hanggang ngayon, nasty things have been written about me. May kinasuhan na ba akong libel sa buong political life ko? Wala. Tanungin mo sa mga nakatrabaho ko sa press corps, sa DFA, sa press corps sa Senate, sa press corps sa House, even sa SEA Games na naging up and down at meron talaga kaming inaccused ng PR group. May inaccused talaga kami na nanira at yan umabot ng korte. Verified yan, di ba? So, hindi naman natin sila sabi perfecto lahat ng media, pero yung palabasin na yung sinabi ko, nag-a-accuse widespread sa radio, sa media, hindi totoo yun. Kilala niyo ako. Hindi ako ganun mag-akusa. Ang inaakusahan ko, si Senator Nancy, na nagmamarites ka na lang, nagtutulak ka ng narrative, nagtutulak ka ng question, hindi mo pa sinipagan na ayusin ang mabuti yung pakiusap mo sa ilan mga stasyon na eto maging topic. Yun ang ibig ko sabihin doon. Wala akong sinasabing may mali o whatever. Twini-twist yung sinasabi ko. But again, if I go deep into that, then nanalo si Senator Nancy. So yun ang challenge ko pabalik sa NPC. Eyes on the ball, mga kapatid sa media. Eyes on the ball. Ang issue dito yung sa Senate building at yung pera. Kung susundin natin yung gusto ni Senator Nancy, magiging play na to nung lahat. So ang gagawin na ni Mayor Alice Guo? O sisigawan na lang yung chairman, tapos papailan ng ethics, yun na yung news. Hindi na yung kung sino talaga siya at paano siya naging mayor, di ba? So yan ang style ni Senator Nancy, hindi ubra sa akin yung style niya. Di ba? Kailangan eyes on the ball tayo, tama dapat yung issue. Sir, last na lang po. Sabi niya, sabi ko yung question niya raw yung regular first meeting sa PSA during the PSA budget deliberations. Would you support this lalo na ngayon nangyari? Actually, I'm alarmed kasi foreign nationals na nakakakuha ng Philippine passport. Nakaka-apekto yun eh. Sa lahat sa atin na may passport man o wala, humihina ang ating passport at humihina ang ating identification system. So makikita nyo sa Facebook, meron nakalagay dyan, how powerful is your passport? No? Meaning, pag yan ang hawak mo at representative ka ng bansang yan, ano-anong mga bansa ang pwede mong pasukin na wala kang visa? Kasama syempre dyan yung security, yung international standing ng bansa mo, yung ekonomiya ng bansa mo, but kasama din kasi dyan yung security ng pag-issue ng travel documents. And sa timbrehan na rin ako na may problema din doon sa national ID. Kaya nga nilipat nila, di ba? From PSA na sa DICT na. Actually, part of my meetings this week is yung humihingi ng urgent hearing ang DICT sa iba't ibang mga scam. So, and dun sa ineffectiveness ng SIM card registration. So, nabalitaan ko na kahit picture ng unggoy, ilagay mo na nakakapag-register. No? So, I support any move. But even before the budget hearing, the Committee on Science and Technology will look into itong mga different scams na digital. Or yung paggamit ng AI din. At kasi di ba yung AI, pwede ka mag-generate ng fake eh. Ang problema kung tunay yung mga dokumento mo, pero gumamit ka kasi ng peke para makuha yung tunay na... So gumamit ka ng peke na identity o peke na papeles para kumuha ng tunay na national ID or tunay na passport, nakakabahala talaga yun. Even yung mga legitimate na holders ng legitimate IDs at saka passports, maapektuhan. Thank you. Na sa isip niya bakit kasi umabot ng 23 billion kaya naiyak eh. Hindi naman mangyayari to kung binantayan niya yung budget eh, 'di ba? So yun. Ano yung kiyak niya eh? Siya ang gumawa, siya ang umikot-ikot, kung ano-anong chismis ang kinakalat, siya ang sumugod. Pwede naman siya mag-attend eh, 'di ba? Kayo naman eh. Ibig nyo sabihin sa Senate, walang nagdadrama. Kasama na yan, di ba? But thank you for your patience and understanding. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.